Hallelujah. Glory to God. Amen. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Nakilala siya sa ating buhay. God is good all the time. Amen. He never leave us. He never forsake us. Amen. He is with us. Amen. Till the end of time. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Are you happy in the Lord this evening? Amen. We're glad to assemble ourselves again in worship. Amen. In praises. Amen. So sa gabing ito, we welcome everyone once again. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Dakila ang Diyos. At patuloy tayo na naglilingkod ng walang sawa. Dahil ang Diyos hindi nagsawa sa atin. Sa pag-aruga, sa amen, sa pagpapatawad, sa ating mga pagkukulang. Amen. God never leaves us. Amen. That's why, amen. In return, sabi ng prophet, works is what we do in appreciation for the grace that God has extended to us. Amen. So we welcome everyone and we greet Brother Yumir, Sister LJ from Dubai. They're with us tonight with their little baby. Amen. A miracle baby for so long a time. Na ilang years, Brother Yumir? 11 years. Wow. Bago dumating yung kauna-unahan nilang baby. Amen. So, walang imposible sa Panginoon. Abraham waited for 25 years. Amen. So, kaya kung anong pinagpipray nyo, amen, just hold on. Just have faith. Press on. And fight a good fight of faith. Amen. God will grant it to you. Amen. We also greet our members and brothers and sisters from Himamaylan, from Pastor Ben's church. Amen. Anim sila, tama? Six of them? Five. Okay, God bless you. And you're welcome. We're a family in Christ. Hindi tayo iba sa isa't isa. Isang katawan tayo kay Kristo. Amen. Kaya patuloy tayo sa gabing ito. So, our subject for tonight is no more condemnation in Christ. That's the greatest news that mankind has received. That there is no more condemnation. Wala nang paghatol pa sa kanila na nakay Kristo. Amen. Because why? We were born sinners. You cannot buy your salvation. You cannot exchange anything. Not even money or gold or anything. The blood of Jesus Christ paid the price for us. That's why there's no more condemnation. Not to those that are in church, but to those that are in Christ. Amen. So tayo magbasa, mga kapatid. Buksan natin ating Biblia. If you have your Bibles, we can proceed to Romans chapter 8, 33 and 34. Sabi po rito sa Ingles, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sino ang hahatol? Sabi rito. Amen. Si Kristo na ang namatay para sa atin. So nobody can judge us anymore because Jesus died for us. He paid the price. Amen. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay na siya ring nasa kanan ng Diyos na siya ring namamagitan para sa atin. Scripture reading number 2, we read from Romans 8, verse 1 and 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tagalog, ngayon nga'y wala nang kahatulan pa sa mga nakay Kristo Jesus. So hindi na tayo pwedeng hatulan ng Diablo o ng sinumang tao, dahil si Jesus na ang hinatulan para sa atin. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Blessed be the name of the Lord for the reading of His Word. So this is the greatest thing that has happened to us, to the mankind or to mankind. Amen. John 3:16, we know that. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, amen, but have everlasting life. Amen. Sinabi rin sa John 5:24, He that heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life and shall no longer, amen, be condemned, amen, but is passed from death unto life.
So sa gabing ito, i-appreciate natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Nandito tayo para sa bagay na yan. Amen. We did not come to just see each other, although that's part of fellowship. We fellowship with one another, but the most important fellowship is with the Holy Spirit. Amen. The communion with the Holy Spirit. The revelation na binigay sa inyo, doon tayo nag-enjoy. Amen. We are being quickened by the Word of God. Walang ibang pwedeng mag-quicken sa bride, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya patuloy tayo. Amen. Let's look at what the prophet spoke about. Amen. The sacrifice. Sabi niya rito sa Queen of the South, in that all-sufficient sacrifice at Calvary, theirs were the purchase, doon ang kabayaran, and power was given, and the great supreme sacrifice was made, and the requirement of an angry God was met. So yung requirement ni Lord na ano, kamatayan para sa makasalanan, the requirement of an angry God was death, for the wages of sin is death, but the gift of eternal life is through our Lord Jesus Christ. Sabi dito, na-met yung requirement ng Diyos para tayo ay mapatawad. Sabi niya, amen, tayo ay justified, the believer, in accepting your propitiation for his sins and his sickness. So this is, I believe, a prayer of the prophet. Na sabi niya, salamat, Panginoon, na amen, aming nakamtan ang biyaya dahil tinanggap mo ang ano, ang handog, ang hain na walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. So we see that the greatest sacrifice at Calvary, amen, sabi rito, was the requirement. And the requirement of God, amen, was met. Tuloy natin dito. Sabi niya, the sin question is settled. Tapos na. Ang kasagutan sa kasalanan. Amen. But when a man lays his hands upon the blood of Jesus, kapag tayo raw ay nagsisi, amen, tinanggap natin ang dugo ni Jesus, the head of Jesus, confessing his sin. Kapag tayo nagsisi, di ba, Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sabi niya rito, that blood cell was broken. It was the Holy Spirit of Christ Jesus coming back upon the man. Babalik sa iyo ang token, ang Espiritu ng Diyos, and takes all sin and desire away from his heart. Inalis nitong lahat ng kasalanan, lahat ng mga maling pagnanasa sa ating puso, and he is perfectly redeemed by the blood of Jesus. Wow. And all the sin question is settled. Amen. The case is closed. The case is dismissed. Wala nang paghatol pa sa kanila na nakay Kristo Jesus. Once you accepted him as your personal Lord and Savior, amen. Lahat ng kasalanan mo, burado na. Amen. Magbasa pa tayo, sabi ng prophet dito, si Jesus, si Kristo ang hinatulan para sa ating mga kasalanan. So the condemnation was transferred to Jesus Christ. Amen. He who knew no sin, sabi ng Corinthians, was made sin for us to become the righteousness of God in Him. Amen. Napakaganda ng mga quotation ng prophet because we are message believers. Amen. Ito ay mga vitamins. Ito ay mga golden nuggets na dapat nating i-enjoy. Sabi niya rito, it is God's representative of judgment. Christ already judged for your sin. Siya ang pinahirapan, siya ang nabayubay sa krus para sa ating mga kasalanan. Christ already judged for your temptation. Christ already judged for your sickness. See? Yung kagalingan mo, amen, binayaran na ni Lord. Kaya nga sinabi doon, by His stripes, you are healed. Amen. By His stripes, you are forgiven. Glory. See what I mean? It was God's judgment rod. And as long as that rod waved on, it was judgment. So, kaya walang ibang tema ang Biblia, mga kapatid, kundi ang Lamb of God. Amen. That was slain before the foundation of the world and was fulfilled physically 2,000 years ago at Calvary.
At sabi ng prophet, tayo'y nandun sa katawan na yon. We were in Christ. Sabi ni Paul, I was crucified with Christ. Because why? We are bone of his bone. And flesh of his flesh. Kung paano si Eva ay nandun sa loob ng katawan ni Adan, tayo rin ay nandun sa loob ng katawan ni Kristo. Amen. Because we are the bride of Jesus Christ. And we are one with Christ. Amen. So sabi pa rito ng prophet, kailangan lang tayong magsisi. Confess and you will be pardoned. Habang buhay pa tayo. Amen. Huwag nating sayangin ang panahon. When you hear the message, this is the day of your salvation. Sabi niya, now with our confession, our belief, and confession of our sins, believing that all of our sins is in the sea of forgetfulness. Hallelujah. Tinapo na sa karagat-dagata ng pagkalimot ng Panginoon lahat ng kasalanan mo. Kaya sabi nga kanina, bawal mamingwit doon sa dagat na yon. Nabibingwitin ko yung kasalanan mo. Ikaw ganito ka, ikaw ganyan ka. Si turo ng turo, fault finding. Hindi na pwede. Wala nang kahatulan pa. Yaong mga nakay Kristo Jesus. Amen. Who will lay charge against God's elect? Binasa natin. Sino ang hahatol? Diba? Sino? Wala. Wala tayong karapatan humatol, mga kapatid. Dahil si Kristo ang namatay para sa bawat isa sa atin. Pag hinatulan mo ang kapatid mo, si Kristo ang hinahatulan mo. He that will confess his sin, God is just to omit them. See, they're in the sea of the blood of Jesus Christ, never to be remembered no more. Panginoon nga, hindi na naalala yung kasalanan ng isang Kristiyano. Ikaw pa kaya? Di ba? Masigikit ka ba sa Diyos? Kung ang Diyos marunong magpatawad, bakit di ka makapagpatawad sa kapatid mo? Di ba? Praise God. Glory to Jesus. Tuloy natin. Ito, sabi ng prophet, the case is dismissed. What case? We were sinners in the sight of God. We were the criminals. Sabi niya rito sa token, we found guilty by His own law. Tayo'y guilty ayon sa kanyang kautusan. What is the law? Ten commandments. Thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill. So lahat yun, amen, hindi natin nasunod. Kesa rito, and He come and took the guilty person's place. Siya ngayon ang kumuha ng ating lugar that was in the sanctuary. He took His sin, He took it upon Himself, and died, and paid the price, and shed His blood, and give back His own token, His own life. Why? We are perfectly. The case is dismissed. There is no more sin to the believer. Wala nang kasalanan pa na masusumpungan sa mananampalataya. So what is our problem, mga kapatid? See, wala na daw kasalanan ang mga tunay na mananampalataya. Di ba, sabi ng Bible, a man that is born of God does not commit sin. What is sin? Unbelief. Hindi ka na nag-disbelieve sa Bible. Amen. Pag nag-commit ka ng mistakes, amen, you repent immediately. Because mistake is different from sin. Amen. Ang mistake, na-trap ka lang. Hindi mo sinasadya, mga kapatid, na magkasala. Sabi pa niya rito, when you confess it, God takes it away. Once you get right with Christ, those things, they are circumcised at the altar. Dito pa lang, hinatulan mo na ang sarili mo na makasalanan ka. Inamin mo na, Lord, ako'y makasalanan. Amen. Kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko kaya, Panginoon. Lord, I need you in my life. Lord, forgive me. Lord, I want to make right. So dito pa lang, hinatulan mo na yung sarili mo, kaya pag nakay Kristo ka na, wala nang kahatulan pa. Amen. See, when you confess it, God just takes it away and puts the life of Himself in you, and you're in Christ, and you cannot come to judgment. He can't bring you to judgment. You are already judged. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya nga sa judgment day, uupo tayo. We will sit with Christ. Amen. Sabi ni Lord, He that overcometh, shall I grant to sit with me in my throne. And know ye not that ye shall judge angels?
Amen. You shall judge the world. Bakit? Katabi tayo ni Kristo, nahahatol. What a privilege, mga kapatid. Hindi lamang ito, amen, kwentong barbero. Ito'y katotohanan. Praise God. And when the Holy Spirit comes back to make you live this different life, it is God's seal. Silyado ka na. Of his circumcision of your heart to prove that you stop your drinking, sabi niya, yung mga paglalasing nyo, ay nawala na, smoking, gambling, cursing, unbelieving, not believing in divine healing, the works of God has received, it's a seal that everybody knows about it from now on. May nagbago sa'yo. Amen. Hindi ka na yung dating pagkatao. Amen. Amen. Kaya maraming nagtataka. May mga lasinggo, may mga, di ba, yung iba sa atin dito, mga siguro barumbado, di ba, basagulero, pero ngayon, praise God, hindi na makabasag ng kamote halos, praise God, di ba? May pagbabago. Amen. Hindi ka na gumaganti sa gumagawa ng masama sa iyo. May temperance ka na, may patience, may long-suffering ka na, may love ka na. Amen. There was a change, sabi ng prophet. Amen. The effect of the blood of Christ in your life has been manifested. The fruits of the Spirit. That's why sinasabi ron, by their fruits you shall know them. Amen. Do you enjoy the prophet's message? Sabi niya rito, you'll never have to stand any judgment. Kaya hindi na tayo dapat maghatol pa dahil wala na ang kahatulan ang isang Kristiyano. While you are in that body, how many here are part of the body of Christ? Bahagi ka ba ni Kristo? While you are in that body, you are just as free from condemnation as He is. You will never have to stand any judgment. God caused judgment to be struck upon His body. And if you are in Him, God cannot judge you. He has already judged you when He judged Christ. Hinatulan ka na pala niya nung hinatulan niya si Kristo. Amen. And you can't be under judgment no more. Christ took your judgment. When you're baptized into that body, you are free from God's judgment. The wrath of God will pass over you. That's why He said, when I see the blood, I'll pass over you. Amen. The death angel will pass over you. Satan cannot hurt you because he can see the blood of Christ. Amen. Nakabalot sa iyong dugo ng Panginoon. Amen. And that's, amen, yan ang kinatatakutan ng diablo, mga kapatid. To see the effect of that blood. Amen. Glory to God. Patuloy tayo. Ito, napakalinaw ng sabi ng prophet, direct to the point. Sabi niya rito sa seed is not air with the shaft. There is no judgment to the royal, spiritual, predestinated seed of Abraham. For they are predestinated to eternal life. Glory. Hallelujah. Sino pang hahatol sa'yo? Yung paghatol nila, babalik sa kanila yon. Diba, what was the judgment of Pharaoh? The last curse, the last plague was death. Diba, sabi niya kay Moses, all the Israelites, all the firstborn Israelites will die tonight. Anong sabi ni Moses? You just spoke your last judgment. Mangyayari yun sa iyo. So pag hinatulan ka, amen, sabi nga ng Bible, huwag kang umatul, judge not. Because with the same judgment, doon ka rin niya, ano, susukatin. Amen? See, kaya nga sabi ng Bible, huwag mo ngang tingnan ang muta ng iyong kapatid nang nasa iyo, mas makapal pa yung muta na nasa iyo. Di ba? So, kaya, praise God, sabi rito, St. John 5:24, kinote niya, he that heareth my word, meaning understanding his word, and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into the judgment. Doon pala kinuha yan, mga kapatid, ni Pablo. But is passed from death unto life. We have life eternal. Mamatay man, bumalik man sa alabok ang katawang to, dumating man ang kamatayan o tinatawag nating end of life on earth, but inside of you have eternal life. Jesus said, he that believeth on me, I am the life,
the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet he shall live again. Wala nang kamatayan ng Kristiyano. So you don't worry, sabi nga ni Pablo, di ba? Death, where is your sting? Grave, where is your victory? Amen. Kahit kamatayan, hindi tayo takot. Amen. Kung oras na natin, de, Lord, kunin mo na ako. Bye-bye world, goodbye. Di ba? So, depende kay Lord kung kailan kanya pauwiin. Amen. See? Praise God. Kaya, pasalamat tayo, buhay pa tayo. Hindi tayo inabot ng COVID, mga kapatid. Di ba? Maraming umuwi na. Mga pastor pa, kinuha na ni Lord. Pero praise God na, amen, mayroon pa tayong buhay ngayon, mga kapatid. Nakakapag-preach pa tayo. Praise the Lord. Now, sabi ng prophet, yung judge, naging attorney natin. Praise God. Di ba ang judge siya yung may pamukpok, sintensya, tagahatol? Yung tagahatol, naging attorney. Siya pang nakipaglaban para doon sa kriminal. Wow! Let's read from the token. In this case, the judge himself becomes our attorney. God became man. Sino yon? Jesus Christ. Amen. Came down as a human being. Amen. To be our kinsman redeemer. Because we cannot be saved by the blood of animals, of bulls and goats. Walang kapatawaran ng kasalanan doon. Tinatakpan lang. It's only a covering of sin. But only the blood of Jesus Christ can take away all sin. So only God can do it. And how can God do it kung wala siyang physical body? Because the law of redemption is in Hebrews 9:12, if I'm not mistaken. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. So God, as a spirit, cannot shed blood. Because He's a spirit. Kaya nga kailangan niya magkatawang tao. Kaya yung mga nagsasabi na si Kristo, tao lang, hindi Diyos, delikado kayo, mga kapatid. See, you are underestimating the power of God to become a human being. Kaya nga niya mag-anyo yung ulap. He can, amen, form himself as a cloud or as a pillar of fire. See, as Melchizedek, how much more can he, amen, take the form of a baby born in a manger? See, Jehovah in a manger, sabi ng prophet. The Jehovah of the Old Testament is the Jesus of the New Testament. May question ba tayo dyan? Wala. So sabi niya rito, there was no attorney that could do it. We couldn't find one. Moses, the law, the prophets, nothing can do it. So the judge became both jury, attorney, and judge himself and took the justice of his law in his own hands and paid the price of it himself. Hallelujah. Siya na nagbayad ng utang natin. Di ba? Praise God. Binayaran na yung utang mo, dinipositohan ka pa ng Santong Espiritu. Hallelujah. Amen. Di ba? Double portion. Di ba? Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Yung remission pa lang, higit-higit na pagpapala na yun. And then you shall receive the gift. May gift pa, may regalo pa of the Holy Spirit. Wow! Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Glory to God! Hallelujah! How much more secure we could be? Secure tayo, sabi ng prophet. See, magpabalibalento man ang buhay mo. Ikaw man ay mada pa, madaos-dos, pero ibabangon ka ng Panginoon. Dahil anak niya. Amen! He could not forsake you. Diba? As a son and daughter, you are God's royal seed, royal blood. Kaya nga nang sabi ng prophet that God is not complete without you. And you are not complete, of course, without God. Kaya tayo nandito, mga kapatid. Kasi gusto nating makumpleto ang buhay natin. Kung walang gawain, walang, amen, church, walang pagpupuri, kulang ang buhay ng isang Kristiyano. Amen. Ito ang ating kasayahan. This is our joy. This is our pleasure. Amen. Ito ang buhay natin, mga kapatid. Hindi mo pwedeng alisin ito. Mamamatay tayo pang inalis ito. Kaya nga mga Kristiyano noon, kahit pinugutan ng ulo, Stephen was stoned but still praising the Lord. Di ba? See? Hindi pwede, mga kapatid, napigilan tayo.
Amen. Maninindigan ang tunay na Kristiyano. Kaya nga sabi ni Pablo, walang makapaghiwalay. Nothing can separate us from the love of God. Kagutuman, kahubaran, tabak, di ba? Pag-uusig, wala. Sabi niya, no heights nor depths, di ba? No angel can separate us from the love of Jesus Christ. Kung tunay kang anak ng Panginoon, amen, babalik at babalik ka sa gawain. Hindi mo matitiis na hindi dumalo sa gawain. Forsake not the assembling of God. Okay, sabi niya rito, He sent His own life back upon us as a witness that He has accepted it. How safely, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For Thou art with me. Kasama natin siya. Saan man tayo magpunta? When He becomes judge, jury, and attorney, He pleaded our case. Amen. See, namatay yung attorney para sa kanyang kliyente. Tayo yung kriminal. Imbis na tayo ang mapako sa krus, si Jesus na yung attorney natin at judge din. Yung judge, nagkatawang tao, siyang nagpapako para sa atin. So what a privilege, mga kapatid. Sino ba tayo para ang Diyos mamatay para sa iyo at sa akin? But sabi ng prophet, one soul of the believer is worth 10,000 worlds. Kaya siya ang gumawa. Hindi siya nagpadala ng anghel o propeta na mamatay para sa iyo at sa akin. Siya mismo ang namatay. Amen. Para sa atin. Di ba? Praise God. Jesus is the fullness, or in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. And He is the image of the invisible God. At sabi ng Bible, For in Him ye are complete. Kompleto tayo kapag na kay Jesus. Pag wala ka kay Jesus, incomplete ka. Di ba yung incomplete, hindi pumapasa sa eskwelahan? INC, ungrade. Praise God. Amen. Praise the Lord. Now, minansyo niya yung Clorox. Sino mga sister dito gumagamit ng bleach, Clorox? Sabi niya rito, pag may mancha ang damit, di ba? Tinta man yan, o whatever ink is that, when you use bleach and soak it there, nawawala yung ink, di ba? So, praise God, basahin natin. Napakaganda ng mga typology ng ating propeta. Now, let's just take a great big wash tub full of Clorox. That one bleach, a great, great big tub full of Clorox. Sabi niya, what become of the ink? When it struck the bleach, it was so powerful. It just took the coloring right out of it. It can never be no more. What is it? What is it? It's gone. It's eternally lost. What is it? The ink itself becomes Clorox. Yung ink daw naging Clorox. What's the blood? That's the blood of Jesus Christ to every confessed sin. So yung kasalanan daw natin, mga kapatid, ay parang tinta. At ang dugo ni Kristo ay parang Clorox. See? It's forgotten. It's done. It's finished. It's omitted. It's divorced. It's put away. Grabing description ng prophet. It can never be remembered against you no more. Wow! Thank you, Lord! Wow! Talo pa niya nang nanalo ka sa loto. Dahil hindi mo mabibili yan, mga kapatid. Kahit lahat ng kapanalunan mo sa loto, ibigay mo o ibili mo ng kaligtasan, hindi tatanggapin yun. You cannot buy your salvation. Jesus did it for you. Kaya nga sabi ni Jesus, no man can come to the Father except by me. I am the way, I am the truth, and the life. See, si Lord lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan sumali sa sekta o relihiyon. Diba? Dahil wala namang sinabi rito na the Protestant is the way, or the Catholic is the life, or the Pentecostal is the truth. Wala. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. See, kay Jesus lang tayo, mga kapatid. We have only one relationship with God, and that's Jesus and Jesus alone. Quote yan ng prophet, mga kapatid. Kung wala si Jesus, sabi niya, For without me, you can do nothing.
We are nothing without Jesus Christ. Okay, praise God. Kaya pala ang kasalanan ay marumi na sa atin. Sa tunay na Kristiyano, ay hindi ka na nagagalak, hindi ka na natutuwa na makisawsaw sa mga gawain ng sanlibutan. Itong sabi ng prophet sa question and answers, no more sin. The sin question is settled. That's the reason sin looks so dirty to a Christian. Kung hindi ka pa Kristiyano, madali kang mahatak sa tukso. Pero ang Kristiyano, sabi rito, marumi na sa kanya ang mga bagay-bagay sa sanlibutan. That's why women out here with these shorts on look dirty to a Christian. That's why vulgarity, mga mura, mga masasamang pananalita, dirty things, smoking, drinking, gambling, all these uncensored programs on television, all that stuff seems filth. Why? You're of a different kingdom. Amen. Amen. Hindi na tayo taga rito. Naborn again na tayo. We're sitting in heavenly places in Christ Jesus. You're born into the kingdom of God and sealed by the Holy Ghost until the day of your redemption. He that is born of God commits no sin, for he cannot sin. The seed of God is in him. He cannot sin. As long as that Holy Ghost is in there, it takes every desire of sin away from you. You can't sin. There's no more desire. Yan ang sabi ng propeta, mga kapatid. So, ma-experience mo yan. Na yung dati, kung ikaw ay dating smoker, ngayon, it happened to me before. In college, I smoked, I drank. When I received the Lord, amen, pag nakakamoy ako ng sigarilyo, hindi ko na kaya. See? At yung paglalasing parang walang kwenta. Diba? See? Sinasayang mo lang ang oras mo, ang effort mo. So, praise God. Malasing tayo sa Espiritu Santo. Be intoxicated with the stimulation of revelation. Yan ang kailangan na natin ngayon, mga kapatid. Hindi na kalasingan na physical, kalasingan sa spiritual. Amen. Amen. Naalala nyo, on the day of Pentecost, they thought they were drunk with new wine. Amen. Ganun po sila, mga kapatid. At ang tunay na anak ng Diyos, amen, you don't care. Kahit mag-hallelujah ka, tumalun-talun ka, amen. Lasing ka eh, sa Espiritu Santo. Amen. Diba? Ang lasing, pagka sa natural, amen, hindi mo na makontrol. Minsan, nag-i-English na yan, kahit hindi, kahit balibaliko yung English, di ba? Praise God. Kumakanta, di ba? Nagiging, ano siya, alive, nagiging talkative, yung mga tahimik pag nalasing, di ba? Maingay na. Ganon din tayo. Amen. Praise God sa Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Eto pa, sabi ng prophet, hindi na pala tayong nakikita ng Diyos, kundi si Kristo nang nakikita niya. Let's read the quote in Hebrews chapter 6, number 2. How can I sin when there's something laying between me and God, a sacrifice? I cannot sin. Kasi meron tayong ano, sacrifice. Sabi dito ng prophet, God never sees me. He sees Christ. He stands in my place. And when I do anything wrong, Christ takes my place. Diba sabi niya, forgive them, Father, for they don't know what they're doing. I made my confession. I'm wrong. He is right. Lord, you know my heart. You know whether I mean it or not, and I'm wrong. Forgive me. God never sees it. The blood of Jesus got me covered all the time. All the time. Namabalutan ka ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya hindi ka pwedeng salungin ng diablo. Amen. You have power and authority over the devil. Di ba sabi ni Jesus, in my name you shall cast out devil. In my name you shall lay hands on the sick, they shall recover. Whatever you ask in my name, I'll do it. Why? The blood of Jesus. Amen. Yun ang token. Sa LRT, sumasakay kayo. Di ba? Merong token dyan. Ngayon, card na eh. Yan ang token. Sa airplane, pag sumakay ka, kahit magbayad ka ng cash, hindi ka pa sasakayin. You need a ticket, a token. So the same thing when you go to heaven. Amen. There's a token, and that token was the blood of Jesus Christ, which is now the chemistry of the blood, has turned into the Holy Ghost.
The Holy Ghost now is the token in the life of a believer. Amen. You become the temple of the Holy Spirit. Amen. And sabi niya rito, then how can God ever see me? How can sin be counted to me when He can't do it? Just as soon as I do it, it's forgiven. See? Praise God. Look at Abraham. Abraham lied that Sarah was his wife because he feared Abimelech. But he told Abimelech, return that woman to my prophet and let him pray over you. Siya pang nag-pray over. Siya pa yung nagsinungaling. Siya pa nag-pray over kay Abimelech. See? Hindi ko sinasabing we are given a license to sin. No. Don't misinterpret me. Hindi tayo binigyan ng lisensya na gamitin ang biyayang yan para magkasala. But a Christian, amen, has no more conscience of sin. Sabi ng Bible, for if we sin willfully, there's no more sacrifice para sa atin. Okay. Tuloy natin ang quotation. Sabi niya, it's Christ that God looks at, not you. It's Christ. So if there's no fault in Him, how can there be fault? How can He find fault when you are dead and your life is hid in Christ, through God, sealed by the Holy Ghost? Kaya napakaganda ng mensahe, mga kapatid, kung magbabasa tayo. Napakayaman ng mensahe. Amen. Mawawala ang kalungkutan mo, mawawala yung worry mo, yung fear mo. Kasi na kay Kristo ka eh. Sagot ka niya, you are in God's economy. Tuloy natin, they that are born of God does not commit sin or unbelief. For He cannot sin. How can He sin when a perfect sacrifice is laying in His place? God never looks at me, He looks at Christ because we are in Christ. Nasa loob tayo ni Kristo. Di ba sabi niya, at that day you will know that I am in the Father, and the Father in me, I in you, and you in me. Paano mo ma-explain yun? Ako nasa loob mo, ikaw nasa loob ko. So, ganun ang bonding ni Kristo sa kanyang mga mananampalataya. So, why will you worry? Why will you fear? Diba? Amen. If God is for us, who can be against us? Amen. Diyos ang kalaban nila pag sinaling nila ang mga anak ng Diyos. Sabi niya rito, kung ako niligtas ni Lord ngayon at mawawala din naman ako ilang linggo, sayang lang, he's defeating his own purpose. If God saved me today knowing He was going to lose me 6 weeks from today, He's defeating His own purpose, right? He don't even know the future then. If He saved me knowing, sabi niya rito, what's He want to save me for? Knowing He's going to lose me. God does not do things then take it back in 2 weeks to keep His promise. When He saves you, it's for time and eternity. Glory to God. Kapag niligtas ka niya, amen, hanggang sa eternidad dyan, mga kapatid. Kaya, amen, kahit ikaw nanghihina, kahit ikaw umaayaw, pero hinahatak ka pa rin ng Panginoon. He will leave the 99 sheep to find the one lost sheep. Ganun kahalaga ang bawat isa sa atin sa Panginoon. Kaya you don't have to worry. You don't have to fear. Amen. Sa trabaho nyo, sa hanap buhay, huwag kayong mag-alala. Just pray. Ask. Di ba? Come boldly before the throne of God. Kaya nga binigyan tayo ng prayer. Di ba? A way to communicate to God. Amen. Kailangan gawin natin yun. Prayer can change the mind of God. Di ba sabi ng prophet? He changed. Amen. Who's that king na papatayin na sana ni Lord? Si Hezekiah, he was going to be taken home by the Lord, but because he prayed earnestly, amen, God told the prophet, go back and tell him, I have extended his life for 15 more years. Praise God, see? So kung sa tingin mo, may taning na ang buhay mo, may sakit ka, amen, mag-pray ka ng taos puso sa Panginoon, and God will hear you. Diba? Sabi niya, if my word abide in you and you abide in me, ask what you will and it shall be done unto you. John 15:7. Pinahahawakan ko lagi yan. Kasi ang pangako ng Diyos, totoo. He can make things, you know,
the impossible to become possible. He can make a way where there is no way. He can open the Red Sea. He can raise up Lazarus after 4 days. See, you cannot limit God. Brother Yumir and Sister LG, pray for a baby after 11 years. Hallelujah. Nandiyan na yung baby. Nag-manifest na ang prayer nila. So, kaya mga kapatid, walang imposible. Amen. Kung naghahanap ka ng trabaho, naghahanap ka ng mapapangasawa, pray. Amen. And God will, sabi nga ng Ecclesiastes, He will make all things beautiful in His time. Amen. Praise God. Basa pa tayo. Every born again believer is perfectly, absolutely sinless. Yan ang sabi niya sa first seal. Every born again believer, true believer, is perfectly, perfect na, absolutely pa, sinless before God. See? He is not trusting in His works, but in the blood of Jesus. That His confession has dropped into. The Bible said, He that is born of God does not commit sin, for he cannot sin. Jesus said, Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Paano tayo magiging perfect? Aber. Diba? Kasi requirement eh. Sabi, how could we even start the thought of being perfect? But Jesus required it. And if Jesus required it, He has got to make a way for it. And He has made a way through His own blood. Amen. Pag nasa ilalim ka ng dugo, perfect ka sa paningin ng Diyos. Hindi ka man perfect sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Panginoon, you're perfect because the blood of Jesus is perfect. Amen. Yan lang mga kapatid ang isipin natin. Praise God, huwag kang mag-self-pity. Maraming tao, di ba, kahit Kristiyano, pero nagiging insecure pa rin. Maraming Kristiyano nagwo-worry, di ba? Maraming Kristiyano na talunan, di ba? So kailangan natin laging, amen, positive, sabi ng prophet. Always be positive, never negative in your thought. Kasi ang Panginoon positive eh. Di ba? During the storm, natakot yung mga disciples. They awoke Jesus, and Jesus said, Peace be still, at sumunod yung alon, yung unos, tumigil, at sabi niya, napakahina ng panampalataya nyo, kasama nyo yung Diyos nyo. The Creator of heaven and earth, kasama nila. Natakot sila, na malunod. Praise God. Hallelujah. Ngayon, hindi ba the same? Di ba sabi ng Biblia, where two or three are gathered in His name, I am in the midst of them. Kalabitin mo ang Panginoon, Lord, may need ako ngayong gabi. Amen. Amen. Nandyan siya. Hindi lamang sa katabi mo, nasa loob mo siya. Amen. I will be in you until the end of the world. Yan ang pangako niya. Kaya kailangan natin ng faith. Yun lang talaga mga kapatid. Minsan nakakalimot tayo, yung spiritual amnesia, yun ang kalaban natin. We forgot that we are sons and daughters of God. We are joint heirs with Christ. Hindi lamang yan talata sa Biblia. Totoo yan, panghawakan mo. Amen. Huwag kang mag-worry. Just always be positive. Amen. And God will grant it to you. Okay, eto pa. Lagi natin binabasa to. Pero maganda basahin pa rin natin. We are then perfect through Christ. So, nobody's perfect, sabi ng mga tao. Pero tayo perfect sa pamamagitan ni Kristo. Not because of our own righteousness or gifts or talent or abilities, but through Christ. And we are free from judgment through Christ. So kung alisin mo si Kristo, dadaan ka ng paghatol. Pag inalis mo si Kristo, hindi ka perfect. We shall never die through Christ. We have lost death and found life through Christ. Not through any church. So hindi church ang nagliligtas. Baptist Church, Methodist Church, Pentecostal Church, Catholic Church, hindi nagliligtas. Sino? Si Christ lang. Not through any denomination. Kahit anong denomination salihan mo, lahat salihan mo, wala pa rin kaligtasan doon. Not through any fantastic. Hindi yung kung ano-anong mga fantastic na ginagawa mo, patalon-talon ka, okay yun, sumisigaw-sigaw, pero hindi sapat yun kung wala si Kristo, ang Word
manifested in our day. Not through speaking in tongues. Maraming nag-speak in tongues without the Holy Ghost. Not through shouting, shaking, not through dancing in the Spirit, but by grace. Sa biyaya lamang tayo, mga kapatid, naligtas. Salamatan mong biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Biyaya lang tayo, kaya tayo nabubuhay ngayon. Kung walang biyaya, siguro matagal ka nang nasagasaan, nalunod, nasunog, maring nakulong ka. Pero dahil ang biyaya ng Panginoon, amen, nandyan sa buhay mo, amen, hindi natin matatawaran ang biyaya. God rich in mercy. God calls who He will, and it's all by election. Sa Diyos, walang pachamba-chamba. Amen. You have been elected when you were chosen in Christ before the foundation of the world. Amen. That's an assurance. Your names were written in the Lamb's Book of Life. Kaya ka nandito sa mensahe, kasi ang mensahe, siya ang liwanag sa ating kapanahunan. Lahat ay kadiliman. Nakita niyo yung bilog? May mga bilog yan, di ba? Na sa ibabaw. Yung dito sa panahon natin, konting-konti na lang yung puti, itim na lahat. Kasi madilim. Yung puti na yon yung ang natitirang bahagi ng liwanag, which is through the Bride of Christ. Di nyo ba alam na sinabi ng Bible, you are the light of the world? You are the salt of the earth. So kung ikaw ang liwanag ng sanlibutan, dala-dala mo ang mensahe sa panahon mo. Amen. So we found out, it's not him that wants to be saved, not him that will it, hindi sa may gusto, or him that run it, sa mga tumatakbo o nagsusumikap, but it's God that sheweth mercy. No man can come to me. Di ba sabi ni Jesus, no man can come to me. Kahit gusto mo, no man, except the Father draws him unto me. So kaya election yan, mga kapatid. Jacob have I loved. Esau I have hated. Hindi pa pinapanganak yung mga baby na yon. Alam na ng Panginoon kung sino ang gusto niya, paborito niya, at sino ang tinanggihan niya. Amen. So ganun din sa atin. Sabi ng prophet, the bride is one in a million. Sa isang milyong katao, isa ka na pinili mula sa milyon na yon. Kaya pala marami ang mga tao na hindi matanggap ang mensahe. Kasi isa lang sa isang milyon. Kaya ganun kaka-special. Ganun ka, amen, ka-unique. Ganun ka, ka-favorable sa Panginoon. See? And no man can come to me. Ito, sinabi niya. Except God draws him. So what have you got to do with it anyhow? You haven't got nothing to do with it. You're out of the picture altogether. Wala kang ginawa para maligtas ka. Si Lord ang gumawa. At nung ma-realize mo na ginawa ito ni Lord para sa'yo, amen, nagpakumbaba ka sa Panginoon. Tinanggap mo siya sa buhay mo. Amen. By grace we are saved. Through faith, nagkaroon ka ng faith na ang ginawang ito ng Panginoon ay para sa'yo. You accepted Him as your bridegroom, as your Savior, Lord, Healer, Redeemer. Amen. He is our all in all, mga kapatid. Kaya we are, amen, very, very, amen, blessed na nasa kay Lord tayo. Glory to God. That religion, as I've said a while ago. So kaya ang tanong, paano kung mag-backslide ako? Diba? Kaya, eto sabi ng prophet, every man is born of God, you might backslide or fall out, but if you're born of God, you're going to come back. Amen. Manunumbalik ka pa rin. To the ark. What's the ark? The ark of the covenant. Sure as anything in the world. See? Sabi niya, on backsliding, remember, you backslide every day. Mag-isip ka lang na negatibo, nag-backslide ka na. Magsalita ka lang ng masama, backslider ka na. Gumawa ka lang ng mali, backslider ka na. Kaya sabi ng prophet, you backslide every day. There's no way at all for you to keep out of it. But, you're constantly falling. Paul had to die every day. I have to die daily, sabi ni Paul. Meaning to say, he had to repent every day. Lord, sorry, nagawa ko to. Lord, sorry, nakapag-isip ako sa kapatid ko ng masama. Lord, sorry, nakapag-salita ako ng mga curse words. See? So, just constantly repenting all the time. Yan ang tunay na Kristiyano.
laging nagsusorry sa Panginoon. If Paul had to do that, then I'm going to have to do it too, sabi ng prophet. Aren't you? Hindi ba ganun din ikaw ang gagawin mo? So ganun mga kapatid. Amen. Reconciliation is the best policy sa Panginoon. Repent. Backsliding is not lost. I want somebody to tell me where backsliding is lost and prove it to the Bible. Backslider is not lost. He is just out of fellowship. So, maring marami tayong kapatid na hindi na nakakapagsimba. Amen. Na sub-sub sa trabaho. Amen. Pero one day, marirealize nila na mali yung kanilang ginagawa. God will remind them. Amen. Kaya sabi niya, Israel backslid. They committed idolatry, but they never lost their covenant. They lost their praises and joy. Pag backslider ka pala, nawawala na yung galak sa puso mo. Pumupunta ka sa church, pero nakasimangot ka lagi. Naantok lang. Ano-ano lang, di ba? So, iba ang mainit pa rin sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong maligamgam. Isusuka kita sa aking bibig. Gusto ko mainit ka. Amen. Diba si David, sabi rito ng prophet, David lost the joy of his salvation when he took Bathsheba, adultery. Uriah's wife, pinapatay pa niya si Uriah, murder. See? But he never lost his salvation. He never said, restore to me my salvation. No, he said, restore to me the joy of my salvation. Amen. Kaya maaaring nawala ang joy mo, kapatid. Maring may nangyari, maring merong problema, merong kang kinakaharap na pagsubok, joy lang yan. Kailangan, amen, may panumbalik yung galak mo sa Panginoon. Kasi useless na pupunta ka sa church, tapos nakasimangot ka, parang wala kang tiwala sa Diyos. Di ba? Parang insulto sa Diyos yun, na may Diyos kang pinaglilingkuran, pero namumroblema ka. Nagwo-worry ka. See? Ang Diyos gusto niya magtiwala ka. Faith is believing. It is a evidence that of things you do not see. But God will do it for you in due time. Mga kapatid. So kaya, faith is very important. Iyan ang pundasyon ng Kristiyano. Di ba? Pag wala kang faith, uuga-uga ka, mga kapatid. Urong-sulong, atras-abante ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya importante yung faith. Amen. Yan ang fundasyon. Di ba? Hanggang pataas na ng pataas yan. Di ba? Faith, virtue, patience, long-suffering. Di ba? Hanggang sa makarating ka sa godliness, brotherly kindness, and then perfect love. Divine love. Capstone. Yun ang meron tayo. Dapat. Para ma-rapture. Binasa kanina, you cannot enter into that place without perfect love. Marami sa message, maraming alam, pero walang love. Nagtatanim ng sama ng loob. Hindi ka bride, hindi ka totoong believer. Dahil intelektwal lang. Hindi mo may apply yung pag-ibig. Hindi mo may apply yung pagpapatawad. Diba? Puro root of bitterness. So, sayang, mga kapatid, ang paglilingkod. Kahit lumipat-lipat ka pa lahat ng church, puntahan mo, kung yung bitterness na yan, hindi nawawala, hindi ka mag-grow sa Panginoon. Amen. Kaya sabi rito, restore to me the joy of my salvation. Amen. Sinong may joy sa gabing ito? Amen. Amen. Si Alpha Joy, yung pangalan niya yan. Eh, di ba? Praise the Lord. Amen. So, mga kapatid, magkaroon tayo ng sigla. Amen. Kahit tayo napapagod, inaantok, pero masigla tayo. Laging may ngiti, sabi ng prophet. Amen. Be happy. Amen. Worry can cause cancer. Worry, amen, can cause sicknesses and diseases. Okay, tuloy natin. You might backslide, but you cannot be lost. Sabi niyang prophet yan, you might backslide, but you cannot be lost. If you stay in that state, kung hindi ka nababangon sa pagiging backslider, it shows that you didn't have it in the beginning. If you are a child of God, the worshiper once purged has no more conscience of sin. That's true. You can't be a Christian. You cannot have the Holy Ghost and run out and live in the world. If you love the world, the things of the world,
And the things of the world, the love of God is not in you. But if you examine your life by the Word of God and it shows you you're living right down in the Bible pages, then you got eternal security. Amen. Yan ang sabi ng prophet, mga kapatid. Kung hindi ka nababagabag kapag nagkakasala ka, ibig sabihin, hindi ka pa talaga nakapasok. Amen. Di ba may mga tao na patuloy gumagawa ng kasalanan? Walang remorse, walang guilt. Sabi ng prophet, baka natrap ka lang sa message. Hindi ka talaga message believer. Kasi ang tunay na message believer, may takot siya sa Diyos. Ang tunay na believer, ayaw niyang saktan ng Panginoon. Ayaw niyang mapighati ang banal na Espiritu. Grieve not the Holy Spirit until the day which you are sealed until the day of your redemption. A Christian don't willfully sin. Quotation. You don't willfully. If you're a Christian, if you're a born-again Christian, you don't mean to do wrong. But when you're saved, you have a different spirit. You are a different nature. You are a new creature in Christ. And the old things have passed away, and they are dead and buried in the sea of forgetfulness. And being you're living here in this world, there's traps. Maraming traps si Diablo sa atin. Set for you everywhere. Trap sa pera, trap sa babae, trap sa popularity, sabi nga ng prophet, di ba? Trap sa kung ano-ano pa. See, and you're walking with your eyes on Christ, pero may mga trap. And remember, when you make a mistake, a real Christian will always come back quickly for reconciliation. Amen. Yan ang totoong Kristiyano. Pag nagkakamali, amen. And then he realized, Lord, nagkasala ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko na uulitin, Lord. Nada pa ako, nagkamali ako. Si ganun daw ang tunay na Kristiyano. Meron siyang, amen, remorse. Meron siyang feeling of guilt pag nagkakamali siya. Amen. And then siya ay nanunumbalik. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Ilang beses, kung patatawarin ang aking kapatid pag nagkasala, 70 times 7. So kung iyon ang sinabi ni Lord sa atin, yun din ang ibibigay niya sa iyo. Pag nagkasala ka, 70 times 7, patatawarin ka. Yung prodigal son, bumalik. Si Pedro, 3 times na nagsinungaling, he denied Jesus Christ 3 times, pero pinatawad ni Lord dahil nanumbalik siya sa Panginoon. Amen. So that's the key to remaining, amen, laging masigla, magsisi ka sa kasalanan. Huwag yung nagkasala ka, pababayaan mo na lang. Di ba? See, papaluin ka ng Panginoon. Amen. You will be chastised. Sabi ni Lord, them that I love, I rebuke and chasten. Di ba? Be zealous, therefore, and repent. So, kaya gusto ni Lord, huwag mo na patagalin ang kasalanan mo. Di ba? Para sa mag-asawa yan, pag nagkatampuhan, huwag nyo na patagalin yung tampuhan nyo. Kasi lalong lumalala yan eh. Di ba? Huwag palubugan, sabi ng Bible, sa araw. Huwag lumubog ang araw na kayo ay malubugan ang inyong mga galit sa inyong puso. Mahirap minsan, di ba, magpakumbaba. Pero sabi nga, kahit mali ka, kung love mo talaga siya, ikaw na lang magpapakumbaba, di ba? Para ma-save yung pagsasamahan, yung inyong pagmamahalan, di ba? So napakaganda lang ganun. Di ba? Akuin mo na lang na mali ka, di ba? So, praise God, kung pareho kayo ganun, see, hahaba ang pagsasama. Magiging sweet, di ba? Ang pagsasama, praise God. Hallelujah. Okay, konti na lang at tayo magtatapos na. Sabi ng prophet, kapag ang puso mo ay, ito, napalayo sa Panginoon, bumalik ka sa altar. Amen. If your heart begins to stray around, you know there's something that's happened. Go back to the altar and say, Christ, renew the joy of my salvation. Give unto me the love that I once had. It's leaking out, Lord. Amen. Ito ay tumatagas na Panginoon, yung pag-ibig ko sa iyo. Di ba? Sabi ni Lord sa mga taga-Ephesians, you have left your first love. I have something against you. See? There's something I've done. Kayo nakakaalam kung anong ginawa nyo. Make me holy again.
And then stand, Lord, nothing I could do. I cannot quit this. I cannot quit that. I'm looking to you, Lord, to take it out of me. And quit. Sabi ron. And take it out of me. And I love you, Lord. And then you will walk away from that altar a new person in Christ Jesus. Sinuko mo na lahat. Amen. Ano na, inalis mo, sinurrender mo na yung burden mo. So wala ka nang dala-dala. Nasa kamay na ng Lord. Kaya sabi rito, you walk away a new person in Christ Jesus. Then you won't have to depend on the church, to depend on the priest or pastor. You're depending on the shed blood of the Lord Jesus Christ. Sa Panginoon tayo, nakasalalay, umaasa sa araw-araw, mga kapatid. Hindi tayo men pleaser. Amen. Si Lord ang dapat i-please natin. Kaya mga kapatid, amen, alam na natin na tayo pinatawad na, there's no more condemnation, but there will be traps and mistakes that we can commit. And then just like your children, pag nagkakamali, pinapalo. Ganon din ang Panginoon. Pag tayo nagkakamali, hindi tayo tinatakwil. Bilang anak, anak ka niya eh. Di ba? Yung anak mo, pag nakagawa ba ng masama, sabihin mo, hindi nakita anak. See? No, anak mo pa rin yan. Kadugo mo pa rin yan. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag tayo nagkakamali, God, amen, will make a way for you. Yung prodigal son, naalala nyo? Nung bumalik siya, pinagalitan ba siya? Lalo pa siyang minahal ng kanyang ama. Sabi niya, for let us celebrate. Sabi yung baka dyan, katayin nyo. For my son has been dead and now he's alive again. Binigyan pa ng singsing. Binigyan pa ng magarang jacket o coat. Di ba? So, ganun ang Panginoon. Praise God. Huwag tayo mag-isip na nagalit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. At kailangan suklian mo rin ang pagmamahal, pagtitiwala, at paglilingkod, at pagsamba, at pagpupuri. Di ba? Let your request be made known unto God, di ba? With thanksgiving, with supplication, and sabi roon, and the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Glory to God. So, ang tunay na pag-ibig, nag-aalis ng takot. Di ba? Halimbawa, mahal mo ang asawa mo. Hindi ka natatakot na mambabae yan. Mahal ka niyan eh. Alam mong mahal ka. Di ba? So, praise God. May tiwala ka sa asawa mo. Di ba? Dahil may sumpaan kayo. Ganon din sa Panginoon. May tiwala din ang Diyos sa'yo. At may tiwala ka rin sa Kanya. Di ba? It's a mutual love. Di ba? Kung totoo ang pag-ibig, gaya ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi ka matatakot. Kasi hindi ka niya pababayaan. God will never forsake you because He loves you. Padaanin ka man niya sa pagsubok dahil tinitingnan niya yung loyalty mo. Look at Abraham. Di ba? Abraham was given a son and then sabi niya, Abraham, offer Isaac into the mountain as a sacrifice. Chine-check lang ni Lord yung loyalty ni Abraham. Di ba? Hindi niya talaga kukunin si Isaac. But he was just testing the faith. Ganon din tayo minsan, pinadadalan ka ni Lord ng ano? Ng trial. Di ba? Para ipamukha sa Diablo, ipagmalaki ka niya sa Diablo, na kahit anong trial ibigay ko sa anak ko, magpapatuloy pa rin yan sa akin. Amen! Pinagmamalaki ka ni Lord. God is proud of you. Huwag nating ipahiya si Lord. Na konting problema lang, ayaw na mag-church. Konting problema lang, di ba? Konting sama ng loob lang, ayaw na. Di ba? Praise God. Basahin natin to. Sabi ng prophet, perfect love casts out all fear. Amen? Amen. You are not scared about nothing. You're just resting. Jesus said, I will give you rest. Di ba? You're not, oh, I might backslide. Baka mag-backslide ako bukas. I might backslide next week. I won't worry about that. Hindi ako mag-alala sa bagay na yan. I'm not trying to hold on. Hindi ako ang umahawak. Hindi ako ang nagpupursigi. He held on for me. And He put a love in my heart that holds there. It's Him holding me, not me holding Him. Yeah.
Praise the Lord. Siya ang may hawak sa iyo. Makabitaw ka man, hawak-hawak ka pa rin niya. Hindi ka niya pakakawalan. Anak ka niya. Mahal ka niya. See? Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Walang bawian. God is not an Indian giver. See? Napakaganda. It's Him holding me, not me holding Him. So if it was me holding Him, I would probably turn loose. But as long as He's holding me, He will never turn loose. Hallelujah. He promised He would not. I'll never leave you nor forsake thee. I will rest my solemn soul upon that word of God and stand and say, as long as I know there's something in me making me love the Lord, habang mayroon sa akin na bagay o feeling na nagmamahal ako sa Panginoon, see, so well, I don't want to do wrong, I'm anchored. Ako'y nakaangkla sa Panginoon. I'm anchored in Jesus. Amen. Ba kinakanta natin yan? Amen. Kahit suungin natin ang anumang bagyo, anumang pagsubok, kapiling mo si Lord. Yung iba, nagpipray, Lord, alisin mo nga yung problema ko kung talagang mahal mo ako. Tingnan niyo yung Hebrew children. What was the problem of the Hebrew children? The fiery furnace. Inalis ba ni Lord yung fiery furnace? No. Bagkus sinamahan niya sila doon sa fiery furnace upang huwag silang masunog. So, sa problema mo, sinasamahan ka pa rin ni Lord para huwag kang manghina. Amen. Kasama mo siya. You just don't realize it. But He said, I will never leave you nor forsake you. That's the secret of being strong and courageous, sabi niya kay Joshua. Huwag kang tumingin sa kaliwa, sa kanan. Amen. Tumingin ka sa aking pangako. Hallelujah. Because I will never leave you nor forsake you. Amen po ba, mga kapatid? Yan ang tunay na faith. Amen. Do you have that kind of faith? Kung wala kang faith na ganyan, paano pa yung rapturing faith? Diba? Paano ka makakasama sa rapture? Yung faith nga lang na magpatuloy. Yung faith sa divine healing. Yung faith sa overcoming trials, kulang. Paano ka pa ngayon may faith na magpalit ng katawan? See, kaya kailangan natin talaga ang faith, mga kapatid. Ang faith hindi sumusuko. Ang faith laging diretso. Fight a good fight of faith. Press on the mark of the high calling in Christ Jesus. Hallelujah. Kaya ito, ni-rest assured tayo ng prophet. Na sa mata ng Diyos, kailanman hindi ka nagkasala. Nadamay lang tayo kay Eva at kay Adan. Sa mata ng Diyos, yung theophany mo doon, walang kasalanan. Tingnan nyo. Sabi niya sa Invisible Union, you are standing completely justified as though you never did it at the beginning. This is my message to the church now. Natanggap niyo ba ang message? Ito ang message niya, justification. You are standing complete, justified, like you never did it in the first place. Amen. Hindi mo kailanman ginawa ang kasalanan noon pa. Bakit? You are the pure, virtuous, sinless bride of the Son of the Living God. Every man and woman, kasama ka dyan, that's born of the Spirit of God and washed in the blood of Jesus Christ and believes every word of God. Oh, tatlo yan, ha? Born of the Spirit, washed in the blood, and believes the word, stands as though you never sinned at the first place. You are what? Perfect. The blood of Jesus Christ makes you perfect. Amen. Amen. Minsan, napakahirap isipin, perfect ba talaga ako? Bakit? Marami akong mga pagkukulang. Pero sabi ni Lord dyan, sabi ng prophet eh. Kukontrahin mo ba yan? Mag-amen ka na lang dyan. Amen. At mangyayari sa iyo yan. It will come to pass in your life. Glory to God. So tayo magtatapos, mga kapatid, sa Roma 14:13. Sabi rito, Let us not therefore judge one another. Wala na tayong paghatol pa eh. There's no more condemnation. Why will you judge other Christians? But judge this rather that no man put a stumbling block. Ito ang hatulan nyo na wag ang sino man maging katitisuran or an occasion to fall in his brother's way. So it goes back to yourself. Self-reflection. Self-check. Na wag tayong maging katitisuran.
Hatulan natin yung ating sarili, huwag yung iba. Na huwag tayong maging katitsuran. Luke 6:37, judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Napakaganda ang mga pananalita ng ating Panginoon. So kaya mula ngayon, mga kapatid, huwag na tayong humatol pa sa kung sino man. Amen. Our lives will reflect kung tayo ba ay Kristiyano o hindi. Sabi ni Jesus, yung aking salita, yun ang hahatol sa kanila. The word that I spoke is the one that will judge them at that day. So ang salita, ito ngayon ang ating ito ang ating reflection. Ito ang ating checklist. Ito ang ating self-check, mga kapatid. The mirror of God's Word. Dito tayo mananalamin. Amen. Hindi natin sasalaminin yung ating buhay sa ibang tao na magkakaroon ka ng pity, magkakaroon ka ng inggit. See? Kasi sa tao ka tumitingin. Di ba? Tumingin ka rito sa salita ng Diyos. Amen. Walang kahinaan ang salita ng Diyos. Lahat positive. Amen. Kaya tumayo tayong lahat. Let's all stand. Hallelujah. And let's praise the Lord and give Him glory that God has forgiven us and has not charged us with sin and transgression. Siya na ang namatay para sa atin. So before we pray, let's sing a song. Amen. Because He lives. Alam natin to. God sent His Son. Amen. To love, to heal, and forgive. Amen. As we will be praying for our prayer request, purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin. Amen. Amen. Let's sing it with all our hearts. Amen. Because He lives, all fear is gone. Amen. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Heal and forgive. He lived and died for what? To buy our pardon. He your life.